Ginaguri ang text capital of the world ang Pilipinas dahil sa dami ng mga text message na pinapadala sa atin sa ating bansa sa araw-araw. Pero sa dami ng subscriber ng mga telecommunications company, paano nga ba tayo makakatiyak na patas silang maningil? Yan ang tinutukan ni Julio Segovia. Kahit saan ka mapalingon, halos lahat siguro ng taong iyong makikita may cellphone. Hello? Kaya naman hindi na nakapagtataka na 2 bilyong text messages ang ipinapadala araw-araw sa tinaguri ang text capital of the world. At ang kita ng mga telecommunications companies o telcos na Smart, Globe at Sun Cellular, umaabot sa 1 bilyong piso kada taon. Tanong tuloy ng consumer group na TexPower, ano raw ang ginagawa ng National Telecommunications Commission para siguruhin hindi labis-labis ang kita ng mga telcos? Parang wala siyang pangil dun sa pagbabantay na maproteksyonan sana yung benefits na mamamayan. Tanong pa ng TexPower, bakit hinahayaan ng NTC ang mga telcos na maningil ng mataas gayong malaki na ang kanilang kita? Doong una, limitado ang mga telcos sa kitang 12% return sa kanilang investment base o 12 centavos lamang sa bawat pisong investment base. Ngayon, sa datos mismo ng NTC, ang return on investment rate base ng Smart Communications lagpas ng 50%, higit 20% naman ang sa Globe Telecom, habang wala pang 2% ang sa Sun Cellular. Paliwanag ng NTC, mula raw kasi ng maisabatas ang RA 7925 o ang Public Telecommunications Policy Act of the Philippines, deregulated ng industriya. Ibig sabihin, market forces na ang magdidikta ng presyo ng serbisyo. If all of the suppliers, yung return nila is napakataas, lahat sila, then there is an indication of cartel na. Kasi lahat sila, malaki ang kita. But if hindi lahat kumikita, yung iba nalulugi, etc., then market forces is playing. If you require Smart to lower its prices, malulugi yung dalawa. So it will lead to monopoly situation. So that's the problem. Pero nakasaad din sa RA 7925 na dapat fair, just at reasonable ang singil ng mga telcos. Sabi ng NTC, nangyayari naman daw ito. Pagka nag-uusap kasi, collusion yun, malalaman mo. Yeah. Malalaman kasi pagka lahat sila tumataas ang kanilang return, there's something wrong. Pero hindi naman kanyang atin. So far, hindi. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang Globe, pero hindi ito nagpaunlak. Pero giit ng Smart at sister company nitong Sun Cellular, nananatili ang kompetisyon sa merkado. At patunay rito ang magkakaiba nilang rate packages at promo offers. Yung deregulasyon, nagkaroon ng ganung bunga na hindi lang mas murang serbisyo, mas maraming serbisyo, mas maraming choices sa mas maraming lugar sa Pilipinas. The competition is driving this process. Yung iba't ibang operator ay siyempre nagbibidahan, nagpapaganda ng ng kanilang serbisyo. Kaya ang resulta nito ay talagang mas mababang presyo sa ating mga kababayan. Ang dami namin ginagawa, no? Tuwi-tuwi na, meron ka makikita pag nagbasa ka ng dyaryo, manood ka ng TV, makikita ka, may bagong offer na naman ang mga iba't ibang mga telcos. Noong una, walang bayad ng pagpapadala ng text. Nang simula ng texting sa Pilipinas noong 1994, libre lang itong serbisyo para sa mga subscriber. Pero ngayon, naniningil na ang mga telcos ng hanggang piso kada text message. At ang utos ng NTC na ibaba ito sa 80 centavos, hindi pa nasusunod. Yung charges na piso, pwede pa rin bumabayan. Dapat ibaba pa nila. Kung sa ruling ng NTC, 80 cents. Pero pwede pa siguro babang kahit 50 centimos yan. Pero paliwanag ng Smart, dahil nga raw sa sobrang dami ng text message na pinapadala araw-araw, hindi na raw kinaya ng sistema ang text traffic at kinailangan nilang gumastos para magdagdag ng pasilidad. Kailangan talaga mag-invest yung mga telcos dahil kung hindi, ang mangyari dyan, kung halimbawa maraming SMS, ang mangyari dyan, mabubulunan yung network mo. Hindi lang babagal o hindi makakarating yung SMS mo, maapektuhan din yung voice calls. At ang average cost daw ng text message ngayon ay 10 to 12 centavos lang dahil sa kanilang mga offer at promo. Pero sa kabila ng mga promo at offer ng mga telecommunications companies,
umaasa pa rin ang grupong Text Power at maging ang mga ordinaryong cellphone subscriber na maibaba pa ang singil ng mga telcos, lalo na't bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay ang cellphone. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Horas.